And what's up again sa inyo mga nagatukay, Met? What? Magandang araw para sa ating lahat. So for this video mga kalapatid is, sabi ko nga sa inyo kahapon na numag, reviewing na tayo sa ataas sa 360 natin na aviary mga kalapatid. At the same time ano, so share ko na rin sa inyo kung ano nga bang gamit ng ating pinalagay na 360 aviary sa taas. And then, kung ano nga bang kahalagaan ng pag-viewing sa ating mga kalapati mga kalapatid. Consider natin yung factor na babanggitin natin mamaya. So ito na share lang dito sa akin ng mga veterano and then i-share ko rin sa inyo lalo na sa mga newbie na katulad din natin mga kalapatid. Kaya let's go. And ito mga kalapatid, so pasok na tayo sa loob. So bago natin share ano kung ano nga ba yung kahalagaan nung pag-viewing mga kalapatid at yung 360 natin. So ilalagay muna natin sila syempre doon sa may ating aviary. Nasa ganon, maano na sila, makapag-viewing na sila. So viewing time natin ngayon, alas 2 ng hapon mga kalapatid. Nasa ganon, hindi gaanong mainit. And then after nun, sa hapon mga kalapatid, kapag magpapatuka na tayo, saka natin sila tatawagin. So ang daming purpose kung bakit natin pinilagay yung ating aviary sa taas. So pagpasok natin dito, syempre makikita agad natin yung gwardiya natin sa lock. Ayan, si Bullet Lock mga kalapatid. So kanina ba siya dito, nagtitingin lang, gwardiya dyan. So ito mga kalapatid, yung update dito sa ating trapdoor dito sa ating aviary papunta ron. So inarangan ko muna ito ng screen. Ayan o, yung tira nating screen, yung chicken wire. So yun muna nilagay natin mga kalapatids. So pasok naman tayo dito. Ayan. So ito na yung ating mga warriors. Ayan o, so magto 24 hours na sila dito sa ating dream lock mga kalapatids. Ayan. Ayan. So tinanggal natin yung nandito na nakakabit kasi sabi sa comment, pangit daw mga kalapatids sa pagka merong peepers sa may pintuan, kaya tinanggal na lang natin. Butik pa akong pumiyok. Ito na naman yung tatanggalin natin ngayon. Pinakuhan ko lang dito. Ayan o. Pinakuhan ko lang dyan. Nasa ganun, madali lang natin hugutin mga kalapatids. Gaganun lang natin yan. Itataas. Ayun. So nakabukas na siya. So dyan natin papadaanin. And then, kapag nailagay na natin sila lahat dito sa loob, sa taas, and saka natin iaarang tulit. So saka natin tatanggalin to kapag kakain na sila. So sa ganung paraan mga kalapatids, ano, mas makakabisado nila yung pagpasok dito sa trapdoor. Once na tinawag natin sila ng pito, matik, it's time to eat. Kakain na sila mga kalapatids. So yun yung mga dapat natin ginagawa kapag nagtuturo tayo ng ating mga young bird mga kalapatids. So, dyan na natin sila nakalagay lahat. So, wala naman sila ibang lalabasan doon kasi nga may harang mga kalapatids, ano. So, bubugawin na lang natin sila papunta ron sa taas. Sa ganun, makatungtong sila ron sa ginawa nating tungtungan mga kalapatids. So, pag pumunta tayo dito ng park, ayan. So, ito yun mga kalapatids. So, ayan na lahat ng ating warriors. So, meron pa tayong mga natira doon sa baba. So, sasampa pa natin yung dito lahat. Ayan, nilagyan ko ngayon ng kahoy. Dalawang kahoy magkabilaan mga kalapatids, ano. Sinumbangir dahi tabul eh. Sa ganun, meron silang tungtungan. Ayan, nakita si Iban at nakatungtung na. So itong mga to, kailangan nilang pumunta ron sa taas. Sa ganun, makapag-bilad sila dyan. Makapag-viewing mga kalapatids 360. Paikot. Ayan, makikita nila yung buong paligid. Ayan o. Oh. Ayan. So dun tayo mamaya. And then sabihin ko sa inyo kung ano nga bang halaga netong pinagkakabit natin na to mga kalapatids para sa ating mga kalapate. Especially kapag nagtuturo tayo sa kanila mga kalapatids. And ayun mga kalapatids, ano, so habang nando sa ating 360 aviary yung ating mga kalapate, so share ko na sa inyo kung bakit tayo nagpalagay ng ganun, ano. So unang-una mga kalapatids is makakapag-viewing yung ating mga kalapate. So bakit nga ba natin binu-viewing yung ating kalapate? Na sa ganun, makabisado po nila yung inyong lugar, especially itong lugar natin kung nasan po inyong loop. Sa ganun, once na pinakawalan nyo ng inyong kalapate, hindi na po mag-o-overfly. So yun po yung una, bakit natin pinilagay yun. Pangalawa mga kalapatids is kung paano tayo mag-training ng kalapati papasok sa ating trapdoor. Kasi habang bata pa, kailangan tuturuan na natin yan. So nakita nyo naman mga kalapatids, ayan,
So yun, meron tayong trapdoor doon sa loob. Sa ganun, kapag tatawagin na natin sila, pipituan na natin sila kapag oras na ng pagkain nila, is papasok na sila dyan. Mamomotivate sila mga kalapatids. At lalo silang sisipagin pumasok dyan kapag may nakikita silang pagkain sa loob once na tinawag na natin sila, no? So pagdating ng karera, once na dumating sila, tawagin natin sila ng pito, somatic, pagdating nila kakain na sila kasi nga nasanay, sinanay natin sila na ganun habang bata pa mga kalapatid. At the same time, pwede na rin natin bilaran yon. So napakalaking factor kaya natin pinilagyan mga kalapatid. So nakita ko rin yun sa mga binisita natin, sa mga napasyal natin na nagkakalapati rin, hindi lang dito sa lugar namin, pati sa ibang lugar mga kalapat, sa lahat ng pinuntahan natin. So pinagsama-sama ko na yung idea natin dito, no? So pero balak ko pa-extensionan pa ito mga kalapat, lalo na yung dun sa may landing board natin. So ito tuturo ko sa inyo. Ito yung sa may landing board natin ditong part. Ito. So, papa-extensionan ko ito mga kalapit. Siguro mga 1 feet. Ayan. Sa ganon, yun yung mahaba-haba yung kanilang pagdadapuan, paglalapagan na dito papasok sa ating trapdoor mga kalapatid. So, ang ilalagay ko doon, siguro mga 1 feet lang. Ang ilalagay ko rin tabla and then pipinturahan natin ng kulay blue. Kasi sabi sa akin nung isa nating sponsor is mas maganda kapag meron silang tabla or kahoy na dadapuan bago. Kasi mas komportable daw sila kapag sa kahoy. So subukan natin yun. Kaya pag nagawa na ulit sila ko gym dito, papalagyan ko dito ng ayan, mga 1 feet na dugsong mga kalapatid. Sa ganun is hindi sila mahirapan kapag once na galing ng karera. Siyempre pagod na sila, kailangan maganda naman yung dadapuan nila mga kalapatid. Ano? So yun po yung factor kung bakit pinalagay natin yung ating 360 aviary mga kalapatid. So punta naman tayo dun sa park ni Ikong. And meron pa akong isi-share sa inyong context mga kalapatids. Ayan. So yung kasama natin si Bullet nandun, si Ikong naman nandito sa bubong. O ayan o. So relax na relax si Ikong dyan mga kalapatids. Kaya dito ko pumaste mga kalapatids. Maganda kasing tignan yung kalapati ni Kuya. O tama mga kalapatids. Pinaka the best na part ano ng pagtambay at pagtitig sa ating mga kalapati is dito mga kalapatids. Kasi pag tinignan natin malilim na dito kasi nga gawa ng mga puno. And harap na harap pa natin yung ating loop. Ayan. So nandiyan sila sa taas ngayon. So mamaya tatawagin natin yan kapag kakain na sila sa hapon mga kalapat sa ganun. Siguro mga 3 days natin gagawin yon. Dyan sila sa taas sa umaga. Aha. Then sa hapon, siguro sa umaga, saglit lang. Kapag tatawagin na natin sila papasok sa trapdoor. And then sa hapon talaga. So simulan ko lagi ng alas 2. So hanggang alas 5 mga kalapatids. And then saka natin sila tatawagin sa hapon. So 3 days natin gagawin, consecutive na araw yon mga kalapat sa ganun. Matutunan talaga nila noong pagpasok sa trapdoor. So isa pa ano na dahilan kung bakit natin pinilagay itong 360 aviary natin. Kasi so nakikita natin sa ibang mga loop mga kalapatid is naglalagay sila ng maliit na kulungan na bakal sa bubong na sa ganun makapag-viewing 360. Yung iba naman naglalagay ng katulad si Idol Madla natin naglalagay ng 360 pole. Yung tinaas niyang ganun, yung parang plug siya na inihila pataas mga kalapatid. Ano? Sa ganun, makapag-viewing yung kanyang kalapati 360. So, yun din yung naisip ko kung bakit ko ito pinalagay. Sabi ko sa sarili ko na, sige, ipalagay ko na nga kasi nagdadalawang isip ko kung ipapalagay ko dati or hindi. So, yun pinalagay na natin kasi malaki nga yung advantage, malaking tulong para sa ating mga kalapati lalo na kapag nagtuturo pa lang tayo mga kalapatids, ano? Syempre di na tayo maglalagay sa bubong, ilulusot na lang natin sila doon, then yun makakapag 360 aviary na sila, makakapag 360 viewing na pala rather mga kalapatids. At the same time mas mabilis pa tayong makapagturo ng young bird. So yun po ang rason kung bakit pinalagay natin tong 360 aviary mga kalapatids. So yun muna para sa yung araw mga kalapatids, ano? So naway meron kayo natutunan kahit basic man lamang ano dito sa ating 360 aviary po yung kahalagaan. Kaya sa mga may balak at gusto rin magpatayo ng inyong mga dream loop is palagyan nyo rin ng ganito mga kalapatids. Ayan. Palagyan nyo rin ng ganyan kasi malaking tulong yan. So maintindihan nyo yan mga kalapatids pagka may kalapati na kayo and then kumakarera na kayo, no? So kasi kapag kakarera na dun nyo talaga makikita, dun nyo mapag-aaralan kung ano dapat i-upgrade, yung ano dapat idagdag sa inyong kulungan. Sa ganun mas mapabilis natin yung pag trap sa kanila mga kalapatids. So bago natin na mag-end itong video na to, syempre babatiin muna natin yung mga nagpapabati. And eto naman yung mga papati natin to this video mga kalapatids. No? But before yan, huwag mo kalimutan mag-subscribe and hit mo rin na yung bell button para updated sa mga video natin everyday. Para everyday! Okay! Ayun mga kalapatids, batiin na natin yung mga nagpapabati. Shoutout po sa TJ Sibelio, kay Sir Joshua Germono or Hermono. Shoutout din po sa Junpio Rodriguez from San Mateo, Rizal. Shoutout din po kay Sir Vince Grospe from Lipa City, Batangas. Kay Sir Luis Vargas Love TV from Caloocan City, supportan din natin. Vlogger din mga kalapatids, ano?
So, lahat ng Pigeon Vlogger, supportahan natin, malit man or malaki, mga kalapatid. Ano? Shout out din po kay Sir DVO Music, kay Sir Mark Junel from Rosario, Cavite, kay Sir Knife Pigeon TV from Isabela, kay Sir Mike Zorro from Pasig City. Shout out din po kay Sir Jillian Diramas, kay Sir Rafael Jose Canunigo, kay Sir Nathaniel Reyes from Cagayan Valley. So Ilocano to, no? Shout out din po kay Sir Mark Angelo Andrion from Ilocos Sur, kay Sir JN Caldea from Dasbariñas, Cavite. Shout out din po kay Sir David Neptalay Diar, kay Sir James Lawrence Diwan Tisoy from Capiz. Shoutout din po kay Sir Gliden Mapalo from Silang, Cavite, kay Sir MJ Santos, kay Sir LJ Santiago from Cagayan Valley, kay Sir Jericho Restor, kay Sir Jess Sanchez from Novaliches, Quezon City, kay Sir Alvin Daguro from Ilagan, Isabela. Shoutout din po kay Sir Kelvin Wayne Serrano from Pampanga, kay Sir Christian Ryan Traigo. Shoutout din po kay Sir Franco Manuel Del Moro, kay Sir Cyril Galvez. Shoutout din po kay Sir CJ Makunat from Marinduque, kay Sir Dayday, kay Sir Miljan Chris Azarcon from Novaliches, kay Sir EJ Boy Cunyado. Shoutout din po kay Sir Elmar J. Dieta, kay Sir Travis Cabos from Ilocos Sur, kay Sir Jorel Daza from Sumaraga, Samar. Shoutout din po kay Sir Edward Mark Hernandez from Orion, Bataan, kay Artana Siblings, kay Sir Iggy Boy Ibanez from Trece Martires. Shoutout din po kay Sir Mark Betafish, kay Sir Kenneth Poblete, kay Sir Anton Cross Bitoy, kay Sir Kent Halapan or Jalapan, kay Sir Cham Cham Gymland from Zamboanga City. Shoutout din po kay Sir Ako Si Bean Bian from Calamba, Laguna, kay Sir Grandfather's Love TV from GMA Cavite, kay Sir Jandabe Kadag, kay Sir Divoy Love TV. Shoutout din po kay Sir Kalapatids TV from Pampanga, kay Sir Rafael Pasag from Dao, Pampanga. At last but not least, ano, kay Sir Christian J. Tribukan. Ayun, mga kalapatid. So salamat po sa pagsama sa video natin today, no? So hoping meron kayo natutunan kahit basic man lamang, ano, so, sa paraan na yun, mga kalapatid. Makaiwas na tayo sa, sabi ko nga kanina, no, sa overfly. Mas madali na tayo makapag-training pagpasok sa trapdoor natin. Makapag-viewing sila 360 sa taas, mga kalapatids, paikot. So marami pong gamit, maraming purpose kung bakit natin pinalagay yung ating aviary sa taas, mga kalapatids. Maraming salamat po. Happy flying and ingat dyan, mga kalapatids.